Gaano mo ako kamahal, Ismael? Tanong ni Clarita sa lalaki. Saka siya humipo sa maskulado nitong dibdib. Mas mahal pa kita kaysa sa mundo. Lahat gagawin ko para sa'yo. Malambing namang sagot ng lalaki at mabilis na humalik sa kanya. Namula ang pisngi rito ni Clarita. Sa pagsikat ng araw, mahal mo pa rin ba ako? Oo naman, lagi kitang mahal. Araw-araw, minuminuto. Natawa lang si Clarita rito. Dahil alam niyang hindi totoo yun. Pero mahal na mahal pa rin niya ang lalaki. At walang magbabago rito. Pagkatapos ng munti nilang lambingan ay muling nauwi sa mainit na halikan at lampungan ng lahat. Magkasama nilang pinagsaluhan ang buong gabing yun. Nang magising si Ismael, nasa supa na siya nakahiga sa ground floor kung saan siya nakatoka. Alas 6 na ng mga oras na yun at dumating na rin ang kapalit niyang gwardya. Kaya naman nagmadali na siyang nag-ayos at umuwi na sa bahay niya. Pagkarating naman niya sa bahay, agad siyang binati ng asawa niyang si Irene na tila sabik na sabik sa kanya. Ipinagluto pa siya nito ng almusal. Sabay naman silang kumain na may kasamang matamis na lambingan. Nagtatrabaho bilang security guard si Ismael sa isang mansyon. Panggabi ang pasok niya. Tuwing umaga naman ay pinapalitan siya ng kasamahang gwardya roon. Tuwing gabi, ang alam ng asawa niya ay nagjo-duty lang siya roon. Pero lingid sa kaalaman nito na may kalaguyo siyang babae doon. Doon na siya natutulog sa mismong kwarto nito sa taas ng mansyon. Ang kapalit naman niyang gwardya ay binabayaran din para hindi magsalita. Lalo't alam na rin nito ang tungkol sa relasyon niya at ng kanilang amo. Ngunit maging si Ismael, hindi niya alam na ganoon ang ginagawa niya sa gabi. Lingid din kasi sa kaalaman niya na may ipinapainom na gayuman noon si Clarita sa kanya. At ang gayumang ito ay umeepekto lamang tuwing hating gabi. Pagpatak ng alas 10 ng gabi, kung kailan ang oras ng duty niya, doon lang niya maaalala ang tungkol sa kanila ni Clarita. Kaya naman tahimik lang siyang papasok sa trabaho habang walang kaalam-alam ang asawa niya sa tunay niyang ginagawa sa gabi. Gabi-gabi silang magkasama ni Clarita sa kama. Wala silang ibang ginagawa kundi paligayahin ang isa't isa. Sa mga oras na yon, nawawala rin sa kanyang alaala ang tungkol sa kanyang asawa na si Irene. Madaling araw na nga siya nakakatulog dahil dito. At oras na makatulog na siya, doon pa lang siya kukunin ng kapalit niyang gwardya para dalhin sa pwesto nila sa baba. Inihihiga siya nito sa supa at doon na rin siya magigising sa umaga. Pagising niya, wala na muli siyang naalala sa nangyari kagabi. Uuwi siyang maayos at makikisalamuha sa mahal niyang asawa na walang ibang naaalala kundi ang trabaho niya bilang security guard sa gabi. Yun ang kakaibang gayuma na pinapainom sa kanya noon ni Clarita na hanggang ngayon ay umiepekto pa rin. Isang bagay lang ang pwedeng makapagpawalang bisa sa gayumang ito. Ngunit si Clarita lang din ang nakakaalam tungkol doon. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, muling nagbalik sa alaala ni Ismael ang tungkol sa kanila ni Clarita. Muling nagbalik sa kanya ang epekto ng gayuma. Kaya naman nagmadali siyang nagbihis at nag-ayos sa sarili.
simpleng nagpaalam sa asawa at dali-daling umalis ng bahay. 10 minuto ang tinagal ng biyahe niya patungo sa mansyon. Pagkarating niya roon, sakto namang paalis ang kapalit niyang gwardya na si Asyo. Bumati lang sila sa isa't isa pagkatapos ay pumasok na siya sa taas. Lihim namang napatitig sa kanya si Asyo na punong-puno ng pag-aalala ang mukha. Mahigpit ang seguridad sa loob ng mansyon. Kahit matanggal pa sila ng security guard sa gabi, walang makakapasok na magnanakaw doon dahil sa mga patibong na nakatanim sa paligid. Kalat din ang mga CCTV doon na may alarm system. Kaya secure na secure ang buong sulok ng mansyon sa masasamang loob. Yun din ang dahilan kaya kahit hindi yun bantayan ni Ismael sa gabi, ay walang problema. Iba na ang trabaho niya ngayon sa mansyon. Yun ay ang pasayahin at paligayahin sa kama ang kabit niyang si Clarita. Tulad ng gabing yun, pagkapasok niya sa kwarto, naabutan niyang naguhubad na si Clarita hanggang sa bra at panty na lang nito ang matira. Bumati ito sa kanya pagkatapos ay mabilis na humiga sa kama. Muli nilang pinagsaluhan ang nagbabagang gabi na yon. Habang nakasandal ito sa braso niya, nakapatong naman ang palad nito sa dibdib niya. Ismael, mahal mo ba ako? Oo naman. Mabilis niyang sagot dito. Sobra kitang mahal, Clarita. Gaano mo ba ako kamahal, Ismael? Walang segundo na hindi kita iniisip. Ikaw lang ang laging laman ng utak ko. Malambing namang sagot ng lalaki. Sigurado ka? Kahit sumapit ang umaga, hindi mo ko makakalimutan? Siyempre naman. Muling natawa si Clarita. Batid kasi niya na hindi yun totoo. Dahil oras na magising ito kinaumagahan, panibagong mag-iiba na muli ang alaala ng lalaki. Ibig lang talaga niyang paglaruan ang isip nito habang nasa ilalim ng gayuma. Gaya ng dati, alas 3 na ng madaling araw nakatulog si Ismael. Pagod na pagod siya sa ginawa nila ni Clarita mula alas 10 hanggang alas 2 ng hating gabi. Sa mga ganoong oras din ay dumarating na si Asyo para kunin siya sa taas at buhatin muli pababa. Inihiga siya nitong muli sa supa at hinayaang makapagpahinga doon. Habang natutulog siya, walang tigil siyang pinagmamasdan ni Asyo. Pare, hindi ko na talaga kinakaya. Hindi ko na kayang labanan ng konsensya ko. Hindi mo naman talaga mahal si Ma'am Clarita eh. Ginagayuma ka lang niya. Kaya lang naman ako napilitang gawin ito dahil sobra-sobra ang pangangailangan ko noong mga panahong yun. Pero ngayon, hindi ko na kayang makita na niloloko ka niya. Naaawa rin ako sa asawa mo. Pagkatapos yung sabihin sa kanya ni Asyo, ay umalis na ito at bumalik sa dati nitong pwesto. Desidido na talaga ang lalaki na ituwid ang pagkakamali nito. Hindi na nito kayang tiisin pa ang ginagawang panluloko sa kanya. Kasama ang amo nilang si Clarita. Hindi na talaga kaya ng konsensya nito. Umaga, nagpaalam si Asyo sa amo na may sakit siya. Kaya hindi muna makakapasok. Pero ang totoo, nagpunta lang siya sa address ng bahay ni na Ismael. Mga tanghaling tapat siya nagpunta para makasiguradong tulog pa ang lalaki. Lalo't may pasok pa ito mamayang gabi. Kumatok siya sa pinto
Buti na lang ay ang asawa nitong si Irene ang lumabas para pagbuksan yun. Magandang umaga po. Kayo po ba ang asawa ni Ismael? Magalang na tanong niya rito. Ay, opo. Bakit po, sir? Malumanay namang sagot ng babae. Boses pa lang nito halatang palakaibigan na at napakabuting tao. Hindi talaga nito deserve ang nangyayari sa asawa nito ngayon. Ma'am? Nandyan po ba si Ismael? Oo. Natutulog siya. Bakit? Gusto mo bang gisingin ko? Ay nako, wag na po. Mabuti nga po at tulog pa siya eh. Kayo po talaga ang sadya ko rito. Nais ko po sana kayong makausap nang wala siya. Ay ganun ba? O sige, pasok ka. Pinatuloy nga siya ng babae sa loob. Doon sila nag-usap sa balkonahe. Malayong-malayong yun sa silid na tinutulugan ni Ismael. Kaya paniguradong hindi sila nito maririnig. Inalok pa siya ng babae ng pagkain pero tinanggihan na niya. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi na agad niya ang dapat nitong malaman. Hindi makapaniwala si Irene sa mga natuklasan nito mula sa kanya. Gulat na gulat ito. Seryoso ba yan? Ginagayuman ng amo niyo ang asawa ko? Opo, ma'am. Yun po ang totoo. Ang totoo po niyan, hindi na nga sikyo ang trabaho ni Ismael gabi-gabi. Lagi lang silang magkatabi ni Ma'am Clarita sa kwarto. Tapos kapag nakatulog na po si Ismael, ako na lang din ang nagbubuhat sa kanya pababa. Tuwing gabi lang po umiepekto ang gayuma. Kapag umaga, nabubura na po yun sa alaala niya. Kaya kahit si Ismael wala rin pong alam tungkol dito, hindi niya po alam ang ginagawa niya. Wala po siyang kasalanan. At kahit noong hindi pa siya ginagayuman ng amo namin, wala siyang gusto kay Ma'am Clarita. Si Ma'am Clarita po ang nagkagusto sa asawa niyo at gumawa ng ganoong paraan para makuha niya ang loob ni Ismael. Kaya ko lang po ito hindi nasabi noon dahil sobrang nangailangan din ako. Nagkasakit po kasi ang asawa ko at kailangan ko ng pampagamot sa kanya. Kaya napilitan akong tanggapin yung bayad at tripling sahod na binibigay sa akin ni ma'am para hindi magsalita. Pero ngayon, gusto ko na pong sabihin ang lahat sa inyo dahil hindi na kinakaya ng konsensya ko. Handa na rin akong umalis doon at magpalit ng trabaho. Pasensya na po talaga, Ma'am Irene. Sana ay maintindihan po ninyo. Napaiyak ng husto si Irene, lalo na nang ipakita niya ang ilan sa mga litratong kinuhanan niya noon, kung saan magkatabi nga ang dalawa sa kama. Dinala din niya ang bote na naglalaman ng likidong pinapainom nito noon kay Ismael. Ito ang gayumang lumalason sa utak ng lalaki. Yan po ang ginagamit niya. Kung gusto niyo pong mawala ang bisa niyan, antabayanan niyo po si Ismael mamayang gabi. Bago sumapit ang alas 10, kailangan gising na siya para hindi pa kayo mabura sa alaala niya. Tapos bago rin pumatak ang oras na yan, kailangan hawak niyo ang kamay niya at halikan niyo siya sa labi. Kapag nagawa niyo yan at dumating na ang oras ng alas 10, hindi po darating ang sumpa sa kanya dahil magkakaroon kayo ng matinding kapit sa kanya. Kapit ng tunay na pag-ibig. Yun lang po ang solusyon para hindi gumana ang gayuma. Pero paano mo nalaman ang tungkol doon? Pinag-aralan ko rin po kasi ang tungkol sa gayumang yan.
may gumagawa rin kasi niyan sa probinsya namin sa Sikihor. Kaya hindi ako nahirapang alamin kung ano ang pangontra dyan. Maraming salamat sa iyo, Asyo. Ang mahalaga, umamin ka bago mahuli ang lahat. Salamat talaga. Nang gabi ngang yun, ginawa nga ni Irene ang sinabi ni Asyo. Bago sumapit ang alas 10, ginising na niya ang asawa. Pagkatapos ay nilambing niya ito. At nang makuha na niya ang atensyon nito, doon niya ito hinawakan ng mahigpit sa kamay at hinalikan sa mga labi. Hindi niya binitawan ang mga labi at kamay nito hanggang sa pumatak ang oras ng alas 10. Sa mga sandaling yun, walang nagbago sa alaala ni Ismael. Nakalimutan na nga nito ang alaala nito tungkol kay Clarita. Nawalang bisa ang sumpa ng gayuma. Napayakap ng mahigpit si Irene sa asawa pagkatapos nun. Hindi nito napigilang umiyak. Labis namang nagtaka si Ismael kung bakit ito umiyak ng ganoon. Samantala, kasalukuyan namang naghahanda ng snack si Clarita sa kitchen area. Pagkatapos nitong magbake ay ininom na nito ang tea na pinatimpla nito kay Asyo. Lingid sa kaalaman ng babaeng, may gayuma ang tasa na ininom nito. At ilang saglit pa, umepekto na nga ang gayuma sa pagkakataong yun. Ang kinikilala ng lalaki ni Clarita ay walang iba kundi si Asyo. Sinamantala ni Asyo ang pagkakataon. Hinalikan niya ang babae at hinubaran. Hindi ito nag-react, bagkus ay tumugon pa ito sa mga halik niya. Clarita, mahal mo ba ako? Tanong ni Asyo. Oo naman. Gaano mo ako kamahal? Ikaw ang lagi kong iniisip, Asyo. Talaga ba? Hanggang sa umaga? Mahal mo pa rin ba ako? Siyempre naman. Natawa si Asyo. Alam kasi niyang hindi totoo yun. Dahil tuwing hating gabi lang din iepekto ang gayumang yun. Gaya ng nangyari kay Ismael. Muli nilang binigyan ng matamis na halikang isa't isa. Natuwa ang lalaki. Tagumpay ang plano niya. Ang tunay na dahilan kaya niya tinulungang makalaya si Ismael sa gayuma ay para siya naman ang makapuntos sa amo nila. Siya ang may gusto kay Clarita at wala nang makakapigil sa kanilang dalawa na pagsaluha ng gabing yun. Isang gabi nagising ako at natagpuan kong wala si Ken sa tabi ko. Hinanap ko siya sa loob ng bahay, ngunit hindi ko siya matagpuan. Nakarinig ako ng tawanan sa kwarto ng Lola Rica namin. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Nakita ko si Ken na inuugoy ang duyan ng Lola Rica. Ken, anong ginagawa mo dito? Gabing-gabi na ah. Pagtatanong ko kay Ken. Hindi sumagot si Ken at itinuloy lang ang pag-uga sa duyan. Ken, bumalik ka na sa kwarto at matulog na tayo. May pasok ka pa bukas. Utos ko kay Ken. Hindi niya ako pinakinggan. Kaya hinila ko na siya upang bumalik sa kwarto.
Ate Levi, ayaw ko. Dito muna ako sa kwarto ni Lola. Pagmamatigas ni Ken. Hindi pwede. May pasok ka pa bukas. Gusto mo bang magalit ang teacher mo sa'yo? Pananakot ko sa kanya. Dahil sa sinabi ko ay agad siyang nagtungo sa kwarto na may mabibigat na yabag. Napailing na lang ako sa inasal ng kapatid ko. Kinabukasan paggising ko, wala na naman si Ken sa aking tabi. Kaya agad ko siyang hinagilap. Ken, asan ka na naman ba? Halika na at papasok ka pa. Pagtawag ko kay Ken. Nakita ko si Ken na tumatakbo palabas galing sa kwarto ng Lola Rica na tuwang-tuwa. Nagtaka ako kung bakit tumatawa ang aking kapatid. Ngunit pinagwalang bahala ko na lamang yun. Ken, halika nga dito. Maligo ka namang bata ka. Utos ko kay Ken. Lumapit si Ken sa akin at yumakap kaya napangiti ako sa ginawa niya. Sige na Ken, maligo ka na. At ipagluluto kita ng paborito mong sinangag at sunny side up. Nakangiti kong wika kay Ken. Nagtatalon naman sa tuwa si Ken at masaya niyang tinungo ang banyo. Naihanda ko na ang almusal namin ni Ken. Kaya tinulungan ko na siya sa pagbibihis ng uniforme. Matapos niyang magbihis ay agad ko siyang pinapunta ng kusina upang mag-almusal. Ken, bilisan mong kumain. Mahuhuli ka na sa klase. Sambit ko na may malumanay na boses. Matapos kumain ni Ken ay agad siyang tumakbo papunta sa kwarto ni Lola. Ate, magpapaalam lang ako kay Lola. Wika ni Ken. Nagulat ako sa sinabi ni Ken. Kaya sinundan ko siya na may malakas na kabog sa dibdib. Ken, ano bang ginagawa mo? Halika na. Mahuhuli ka na. Sambit ko sabay pasok sa loob ng kwarto. Nagpaalam lang ako kay Lola eh. Tugon ni Ken na ikinalaki naman ng mata ko. Tumigil ka Ken. Matagal nang patay si Lola. Sigaw ko sa kanya na may diin sa bawat salita. Umiyak si Ken dahil sa sinabi ko at tinawag ang pangalan ni Lola. Lola Rica? Palahaw ni Ken. Biglang sumara ang pinto ng kwarto ni Lola at narinig ko ang mga yabag na papalapit sa aking likuran. Nakita ko pa ang pag-ugoy ng paboritong upuan ni Lola Rica. Na siyang labis na nagpakabog sa aking dibdib.